Speaking of fighting, karamihan ng local fighters gab sa URCC nagsimula, pero ikaw sa PXC ka umusbong. Gaano kalaking, gaano kaimportante sa karir mo yung PXC, yung break na kuha mo sa PXC, and you know, yung impact ng paglalaro sa PXC? Hindi ah, hindi naman sa pag ano ba to? Wala namang filter na. Go lang. Sa ano ka sa URCC, hindi lang sa pag ano. Ang URCC, I respect them kasi sila yung talagang una talaga sa ano, una sa Philippines na nag-aaral ng MMA. Sila yung pinakamatandang MMA organizations, one of the pinakamatandang organizations sa Asia. Pero in terms of competition, maaga pa lang nahubog sa PXC. Sa URCC kasi most ng mga kalaban mo dyan, especially dati, is mga kalaban mo is mga locals. Locals. Ganun. Iba kasi, pag bago ka pumasok sa UFC, o bago ka tumapak talaga sa maglaro sa ibang bansa, is nakalaban ka talaga ng matitinding kalaban. Ang nung second fight ko is against undefeated Guamanian. Chinoke out ako. Doon Elliot Undalan 4-0. That's my second pro fight. 2011 yan, na bro? 2011 yan, 2011. 2011. And piligtawanan na ng mga tao kasi nga sobrang hype nung pagpasok ko ng PXC. Pero doon ang ginawa ko, sabi ko, hindi talaga pwede yung barabarang training. Kinakailangan mag-training ng jiu-jitsu, kinakailangan mag-training ng wrestling, kinakailangan mag-training ng all the art, and I should na paghalo-haloin ko yun sa laro. Kaya yun, doon ako nag-excel kasi napilitan ako mag-improve kasi nga nakikita ko anong level ng international by the help of PXC. Hindi naman inilagaan ng PXC. Binigay sa akin ng PXC, Elliot Untalan, nakalaban lang dalawang locals na nakalaban ko sa PXC, lahat foreigners, Elliot Untalan, Matsushima, Kyle Reyes, Hanbin Park, Kyle Aguon twice. Lahat yan. Ano ba? Si Moroki. Moroki, Australian. Puro ano. Mabigat talaga yung opposition. Mabigat yung nakalaban ko. Tsaka iba't-ibang pinakamagaling sa iba't ibang bansa. Kaya ngayon, daladala ko pa rin yan ka ngayon. Kaya pag lumalaban ako sa ibang bansa, like yung kanya, kalaban ko Russian, kalaban ko na karang Koreano, Russian, Kazakhstan, nakalaban ko na rin. I know na well experienced ako simula pa 2012 lumalaban ng mga international fighter. So, meron yung ano ko, yung iba kasi yung feeling na lumalaban ka na ng international, iba yung jitters, iba yung kaba, iba. So, kapag may kinakaharap ako na parang imposible yung talunin, alam ko, like, sabi ko, nakatalo na naman ako ng parang almost na hindi na, parang same ganitong level, nakatalo na ako, tsaka nakalaban ako, I'm sure, hindi naman wala naman pinagkaiba to sa nakalaban ko na nakaraan. Ganun yung mindset. So, Gab, ang masasabi mo, mas prefer mo yung pinasok mong ganong path sa career mo kesa nagsimula ka talaga sa pinakababa ng local level? Hindi ko masasabi, pero wala akong sinasabing nagsisisi ako sa ganun. Kasi medyo naiingit din ako sa iba na nagsimula sila sa, nag-iipon sila ng sobrang daming panalo sa mga, alam mo yun, kahit yung mga buwibili lang ng toyo, basta magkaroon ng record. meron ganun eh. Meron ganun. Parang, alam mo yung parang pag hinawakan sa pato, tumutumbagan, papatungan lang, panalo, tapos po-post sa Facebook, tapos meron na silang sharedog, meron na silang topology. Totoo naman nangyayari yan eh, para lang mabuild up yung record. Well, I can't blame them kasi at the end of the day, it's a business. Pero ako kasi, I took the warrior's path. I took the warrior's path. And I enjoy, and nag-enjoy ako sa ganong path. Ayoko ng idea nung pagagandahin ko yung gusto yung record ko. Ayoko nang feeling protected. At the end of the day, meron pa rin naman naabot sa career ko kahit pinili ko yung hard path eh. Gab, pero hindi ko rin masasabi kasi kung
kung nabigyan ng chance na kumita ng pera na kinikita ko ngayon sa madaling paraan, like lumaban ng kung sino-sinong mapipili ko na madali, de siguro, mm-hmm. siguro, pero hindi naman nagsisisi kung saan, mm-hmm. saang daan ako dumaan. Palumpalo, para nasa paka sa mukha ha. Silipin at sulitin ang galaw at ang baraha. Ingat sa binabangga, baka masagasa. Marami nakaharaw, makitid ang daan. Tahimik lang tahimik at mainit ang kalsa.